So, ito na po mga ka-chicken lover boy, yung update dito sa ating mga alagang 45 days. Ayan po, naghiniwalay na po namin yung iba kasi bukas ito po ay ikakal na po namin. Nakapagpa-order na po kami kaya hiniwalay na namin. Hindi na po namin sila papakainin ngayon magdamag kasi ikakal na po natin sila bukas. So, ito po yung hindi pa napapa-order. So, magdadalawang katay po tayo. Niwalay na po natin dito yung iba. Ayan po. So, hindi na po tayo magbibigay ng feeds. Tubig na lang po. Para bukas, malinis na po yung kanilang pituka o wala na po silang kinain. So, wala pong magiging epekto yan sa kanila. So, okay lang po yun. So, ayan po. Tubig lang po yung ibibigay natin sa kanila. Yan. Po, lalaki po nila oh. Ito po ay tumitimbang na po sila ng halos kulang 1¾ po. Ayan, kulang 2 kilo po ang bawat isa. Ayan, oh. Sulit na sulit po. Lalaki po nila, malilinis. Ayan po, mag-iwalay po kami ng 45 heads dahil may pa-order kami na kulang 50 kilos yung pa-order natin sa dress. Ayan po. Ito pa po yung natitiras dito sa ating 100 heads na alaga. Halos pare-parehas po yung size po ng katawan nila. Maganda po yung ating mga alaga. Ayan po. So, gabi na po ngayon po yung kanilang ilaw, LED, maliwanag. Ayan po. Sarap po nilang pagmasdan, malalaki. So mamaya, balik tayo mamaya pag magkakatay na. Igising po kami mamaya ng madaling araw. Okay guys, mamaya na lang guys. So okay guys, nagbabalik po tayo. Time check po, 2:42 po ng madaling araw. Ito po kami ngayon kasalukuyang naggagayak para magpakulo ng tubig dahil po mag-uumpisa na kaming magkal. So ito po yung ating gagamitin mga killer cone. Ayan po. I-shoot lang po natin dito yung ulo ng manok. Tapos dito, ito yung sasahod sa mga dugo. So ito po yung ano para madali po tayong makapagkatay. Ayan po. Mga empty bottles lang po yan ng mga tubig. Papakulo na po kami ng tubig. Ayan po. Ito po yung ating mga kakatayin ng mga manok. Ayan po. Ito po itong mga hiniwalay po natin dito sa gawing kanan. O, ayan guys oh. Tumitimbang po sila ng 1¾ halos, ayan po yung kalimitan timbang ng ating mga alagang 45 days. Within 35 days po sila ngayon. Ganyan na po kalaki ang kanilang timbang. Maganda po ang kanilang paglaki. Ayan po yung mga kakatay natin. So mag-umpisa na po tayong magkatay. Ayan, isa-isa po. So bali ganyan po ang sistema ng ating pagkatay. Ano? Papasok lang po natin dyan yung kanilang ulo para hindi na po tayo mahirapan maghawak-hawak sa kanila. Ayan, may iwasan din po yung pagkabali ng kanilang mga pakpak pagka po ganyan ang gagawin natin. Ayan po, sasaw-saw na po tayo. Kailangan po yung tubig nung ating na mainit na gagamitin po natin, kailangan huwag yung masyadong mainit na mainit, huwag yung kulong-kulo para maiwasan po na maluto yung kanyang balat. Yung saktong matatanggal lang po yung kanyang balahibo. Ayan po. Ito na po yung ating mga nakakatay. O, ibababad po natin yan isa-isa sa tubig na mainit. Ayan yung medyo kompa.
sakto-sakto lang yung init para madaling balahibuhan. Kasi pagka pulutong luto ay sumasama yung balat. Ito. Tataba po ng ating mga alaga. Okay na ba? Sige po, madaling balahibuhan. Pag yung sakto lang yung init niya. Sobrang luto yan, pag sobrang kulo ng tubig na gagamitin natin, mapapansin nyo yung balat na to sasama. Papangit yung ating karne. Kailangan yung katamtaman lang yung init niya. May saktong matatanggal lang yung balahibo. Mag-umpisa na po tayo magbalahibo. So ayan po mga ka-chicken lover boy, gawa nga po nang wala po kaming plucker o yung machine na nagbabalahibo ng mga manok ay mano-mano po ang aming pagbabalahibo. Kaya po kami maagang gumigising para mayari natin agad itong mga binabalahibuhan dahil marami-rami rin po yung napa-order namin. Bali, ang ginagawa naman po naming pagmamarket dito sa aming mga alagang 45 days broiler chicken, bago po sila anihin 1 week before, ay nagpapa-order na po kami sa aming mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, para po maipon po namin yung mga pa-order. Gaya nga po kami, wala po kaming direct buyer o bumibili ng maramihan dito sa aming mga alaga. Kaya pakilo-kilo lang rin po yung aming pa-order. Pwede rin po mag-post sa online para makita rin po ng ibang tao yung ating produkto. Marketing po talaga mga ka-chicken lover boy ang madalas na problema sa mga kagaya ko na nag-aalaga ng livestock. Alam naman po natin na habang nagtatagal sa atin itong mga alaga nating manok ay tumataas yung ating expenses o yung puhunan natin, kasi papakainin pa po natin sila habang hindi natin sila naibebenta. So pinakamainam po talaga na paraan na humanap po tayo ng permisang buyer na bibili sa ating mga produkto. Yan na guys yung mga nakatay natin. Inabot na kami ng liwanag. Ngayon, magbibitoka na po tayo. So ayan na guys, yung mga nayari po natin na ikat na karne ng ating 45 days broiler chicken. So meron po tayong mga customer na umorder ng quarter leg. Meron din pong umorder ng pitcho, mga wings. So ganyan po talaga, meron po tayong mga customer na namimili sila ng parts. So meron din pong bumili ng mga thigh balon-balunan, paa. So ayan pa po yung mga ikakat pa po natin. So tatapusin na po natin to para ma-deliver po natin sa ating mga customer. So yun guys, ito na po yung ating mga order. So ito na po yung ibang order natin. So naka-plastic na po. So linagyan din po namin ng mga pangapangalan at timbang para hindi po kami malito sa pag-distribute sa kanila. So i-deliver pa po namin to. So bali, ito na lang po mga ka-chicken lover boy yung natira sa 100 heads po nating alaga, ano?
So magpapalaan po kami ng ilang araw pa at kami po ay magpapa-order ulit para maubos na po itong natitira pa nating alaga para maibenta na rin po natin sila. So ganun lang po yung sistema ng aming pag-aalaga, ano. So hanggang dito na lang po yung ating video, mga ka-chicken lover boy. Maraming maraming salamat po sa sumusuporta o walang sawang sumusuporta dito po sa ating channel. At kung ikaw ay bago lamang dito sa ating channel, ay huwag mo namang kalimutang mag-like, share and subscribe. And pakihit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pang video, sa mga tips po na mai-share ko sa inyo sa base po sa aming karanasan. So hanggang dito na lang po. Happy farming po!